Kumusta na kayo mga ka-Gacha? Welcome back sa Axie Infinity Origin. So sa video na to, share ko sa inyo yung mga Axie na matataas yung damage regardless kung meron silang suot na runes and charms. So usually itong mga Axie na to nilalagay sa backline para sa late game, ito yung magdadala ng panalo nyo. Kasi kapag dumating na yung actual release ng Axie Infinity Origin game, mag-uumpisa tayo sa wala tayong runes, wala tayong charms. At kung nasanay kayo sa mga beast na merong endless anger, baka sa actual game manibago kayo na ang hirap pala nung rage build. Kasi nga, kakaunti lang yung cards na merong rage mechanics or nagdadagdag ng rage. Kung titignan nyo, eto lang. Ayan. So kung wala yung endless anger rune, mahirap magkaroon ng fury mode. At the same time, mahirap din kunin yung runes na yon dahil mystic rune yung endless anger. So mystic rune yan, hindi mo basta-basta makukuha yan. So ngayon, maghahanap tayo ng mga Axie sa marketplace na pwede nating mabili sa ngayon na matataas yung damage kahit walang runes and charms na suot. Syempre yung una, ito yung isa sa popular na before pa i-release yung Axie Infinity Origin, usap-usapan na tong build na to. Ito yung triple nutcracker sa beast. So sa marketplace, sa type nyo lang yung tatlong nut na yan, tatlong nutcracker, no? Ayan. So pag na-search nyo na yung nutcracker sa mouth, sa ears, sa tail, depende na lang kung ano yung sa horn, sa back, tsaka sa ears. So ayan yung mga presyo ng beast ngayon, napakamura, $10. Merong triple nutcrack, pang backline yung build na yan. Ang kagandahan kasi ng beast na to, kahit wala siyang suot na runes or charms, itong nutcracker, nag-accumulate yung damage niya. And then late game, pwedeng mag-deal yan ng 100 plus damage per card. Lalo na kung yung mga kakampi mong Axie, yung mga part ng eyes and ears nila banish, para mas numipis yung deck mo at mas madalas mong madodraw itong mga card na to. Ang gusto kong kakombo sa beast na to, yung eyes niya, hindi chubby. Kasi yung chubby 2 cost siya 50 damage. So, hindi ko siya kinoconsider na high damage card unless talagang tatlo pa yung target niya at siguro may mga extra minion na sinamon yung kalaban. Pero kung dalawa na lang ang target mo, hindi na to ideal kasi magbabayad ka ng 2 energy para sa 50 damage per Axie. So, kung dalawa lang ang magiging target mo, lumalabas per energy, 50 lang ang bawas niya. So, mahina. Ang mataas kasi na damage is per energy dapat nasa 80 damage. So yung mga 75 okay lang, yung 70 medyo bumababa na. So yung sa ice, ang magandang kasama niyan is either zeal. Ayan, zeal para magbabanish yung zeal, no? Ayan, kukuha ka ng beast sa draw pile mo, beast card. So kukunin mo yung mga nutcracker para madalas mong magamit, tapos magbabanish na. So, ninipis na yung deck mo. Ito na lang yung mga madodraw mong cards sa late game. 5 na lang. So, syempre, kada turn nga, diba, 5 cards din naman yung nadodraw natin. So, possible na ito na lagi yung madodraw mo. Lalo na kung nabanish pa yung mga cards ng iba mong ally, yung mga fallen cards nila na gamit na. Pwede rin yung puppy na ice. Yung kabaliktaran lang naman to ng zeal. Kung yung zeal nagdodraw siya sa deck mo, ito namang puppy na ice, nagdodraw naman siya sa discard pile. So, okay lang din yung puppy. Ito. Take one beast card from your discard pile and add it to your hand. So, pagkagamit mo ng nutcracker, gamitin mo yung puppy, idodraw niya yung nasa discard pile, titira mo ulit yung nutcracker. So, yung beast na yan, tignan natin yung presyo sa marketplace. So, isa-search nyo lang tatlong nutcracker, tapos puppy ice, zeal ice. So, yung presyo niya ganun pa rin mga ka-gacha, oh. Medyo mahal na yung iba. Ayan, tumataas na. May nag-iisa pa dito, no? So, ito yung isang build na pang backline. Mataas yung damage at kahit walang suot na runes and charms, bagay na bagay na damage dealer. Next naman, kung ayaw nyo ng beast, gusto nyo bird, pwede naman yung triple owl. So, ganun din yung concept nun. Para rin siyang triple nutcracker. Ayan, triple owl. So, yung pinakamura kasi sa bird ngayon ay no, 0.015 ETH. So, nasa $29 yung value niya as of today. Kaya medyo mas mahal kapag bird yung bubuin nyo. Pero, ganun din naman yung ginagawa niya, no. Itong triple little owl na yan, parang nutcracker din yan. Nag-accumulate ng damage kada gamitin nyo.
Pero para sa akin, mas okay yung sa Beast kasi may iPart siya na Zeal dito, nasa iPart yung Little Owl. So, ang matitira na lang is sa back, sa horn, at saka sa tail. So, kung yung tail nyo post-fight, okay yan kasi 80 yung damage. So, yun nga, sabi ko nga, per 1 energy, basta nasa 80 yung damage, all goods yun. Pag 75, mataas din, okay lang. Pero pag below doon, yun, hindi na siya ganun kataas na damage unless may mga effect. Okay, next na mataas na damage na pang backline, kapag gagamit kayo ng triple aqua, syempre hahanapin nyo yung merong koi. Ayan, so mataas yung damage ng koi. Ito kasing koi na to, 110 yung starting damage niya. So mababa yan, parang lumalabas, kung i-divide natin yung 2 energy, 55 per energy. So mababa. Below average, diba? Pero kapag triple aqua kayo, deal 15 bonus damage per aquatic ally. So counted din yung sarili mo kung aqua yung gagamit. So kung tatlong aqua plus 45 yung damage, magiging 155. So all goods tong koi. Pag triple aqua, kailangan yung backline nyo merong koi. Kung ayaw nyo naman ng koi at wala kayong planong mag triple aqua, pwede naman yung backline nyo is yung merong clamshell, perch, tsaka tiny fan. Yan. Kung ayaw nyo yung triple aqua, ito, pwede nyo ilagay tong aqua na to kahit hindi kayo triple aqua build. Yun nga lang, medyo mahal na mga kagacha. Kung lalagyan nyo ng tiny fan, ito yung nagpamahal din eh, tiny fan. So, ito kasing aqua na to, meron siyang draw 1 card, gain 2 damage boost, tapos banish. Ito rin, banish, no? So, dalawa yung banish niya. So, laging ito na lang yung matodraw nyo. Mga high damage cards. At ang combo kasi nito, nag-gain ka ng 2 damage boost dito, di ba? Tapos nag-draw a card ka. So, may 2 damage boost ka na. Tapos ito pang clamshell, kada gamit mo, 4 damage boost. Sabihin na natin na gamit mo to dalawang beses. Or tatlong beses na, tapos late game na. So, ibig sabihin, meron ka ng 12 damage boost dito. Tapos meron ka pang 2 dito. So, 14 damage boost. Ngayon, pag ginamit mo yung perch, which is multi-hit, 12 damage boost. So, plus 12 yung damage nito, magiging 42 per hit. So, kung 42 per hit yan, 4 hits yan. So, times 4 natin, lumalabas 168 yung damage niya. Kung i-divide natin sa 2 per energy, lumalabas 84 damage per energy spent. So, mataas, diba, mga kagacha? So, anything na multi-hit, kapag nilagyan mo ng damage boost, magamit mo lang to ng 2 to 3 times sa game. Siyempre, na late game naman, ilang beses mo rin itong makakast. Pag ginamit mo yung perch, mataas yung damage niya. And yung koi, kung triple aqua, pero kung hindi kay triple aqua, huwag nyo lalagyan ng koi. Mas maganda dito siguro Nemo. Para pag nabanish na yung eyes, yung ears, yung tail, halos itong tatlo lagi, madodraw nyo to. So, sakto lang naman sa energy nyo yan. It's either clamshell ulit, tapos perch, or perch at saka risky fish yung gagamitin nyo sa isang turn kung 3 energy. So, yun yung isang aqua na pwede nyo isama sa hindi triple aqua na build. Ngayon, kung aalisin nyo yung tiny fan, pwede naman. Kung mahal kasi, no? Mahal yung may tiny fan. Tignan natin kung magiging magkano. Ayun. So, pasok na sa budget, mga kagacha. Ito, 0.006 or nasa $12. Okay pa rin yan. Yung tiny fan kasi konti lang yung mga breed nun kaya medyo mahal. Pero kung ganito naman, ganun pa rin. Magamit nyo lang to ng dalawa or tatlong beses sa isang game, okay na. Mataas na yung damage ng perch. Basta nasa backline siya, late game, okay na okay. Ngayon sa ears, kayo na yung bahala kung ano yung maganda. Kung bubble maker, okay din. One of the best shield card in the game. Kasi meron siyang passive shield block dahil nga sa 2 bubble. So, okay tong aqua na to. Napakamura pa niya, diba? Sa $12 lang yung presyo sa ngayon, mga kagacha, no? Dahil hindi pa fully release yung game at nakafocus pa yung ibang player sa season 21. Ganun din, maganda yung nakuha niya sa tail. Kung hindi man Nemo yung nakuha niya sa tail, okay din yung Navaga. Kasi yung Navaga, deal 15 more damage to if initial. So, lumalabas 80 damage. So, 1 cost, 80 damage. Okay yun. Basta nga 80 yung damage nung card sa isang energy, considered na mataas yung damage. Kagaya nitong risky fish. Kaya popular to kasi
80 yung damage niya sa 1 cost lang. So ayan, yung isang build ng Aqua na kung ayaw nyo mag triple Aqua, pwede nyo gamitin to kahit ano yung kasama niya sa backline. Ang kagandahan ng perch mga kagacha, kung siguro kung backline nyo to, tas yung mid nyo bird na nagkakas ng Robin, mas maganda yon. Ano ba yung Robin? Ayan, tingnan natin ha. Yung bird naman na merong Robin. Magkano ba yan? Ayan. So, mura din, no? Bird na merong Robin. Hinahanapan nyo na lang siya ng mga parts na multi-hit. So, yung kasunod na mataas na damage na pang backline or midline na support dun sa aqua nyo na multi-hit is bird na merong Robin sa ice. Ito kasing Robin mga kagacha, ayan. Pag nagsamo ng little Robin, kada hit ng Axie nyo, plus 16 yung damage. So, kapag marami kayong multi-hit card, kunyari kagaya nung perch kanina, di ba 4 hits yon, kada hit niya, plus 16 yung damage. So, kung 30 yung damage ng perch, kung ita times nyo yun sa 4, di ba mababa lang 120, lumalabas 60 damage per energy. Pero kapag may isang Robin sa game, nasa field, 30, tapos plus 16 siya per hit, times 4. So, magiging 184 agad. Divide natin sa 2, lumalabas 92 damage per energy. Mag-cast ka lang ng isang Robin. E, paano pa kung may clamshell pa, nag-attack boost ka pa, diba? So, mas mataas. So, yun yung kagandahan nito, support dun sa mga multi-hit na Axie. Ngayon, kung magagamit kayo ng Robin, ang maganda sa mount niya, is yung ano rin, mga multi-hit kagaya ng Hungry Bird. Ayan, itong Hungry Bird, tignan na, ayun o. Oh. So, mura din, no, mga kagacha. Yung Hungry Bird kasi, ayan, deal 2 hits yan. So, mag-cast ka lang ng isang Robin, mag-summon. So, imbis na 35 yan, actually, mataas din yung damage niyan, di ba? 35. O, plus 16, dahil nga may isang Robin, times 2. So, lalabas isang energy lang yung ginamit mo, 102 yung damage dahil nga multi-hit siya. Ang taas, di ba mga kagacha, 102 yung damage. Kahit wala pang runes and charms, itong 102 na to, mataas na yung damage nito. Sobra. So, basta may mga multi-hit yung parts niya. Ngayon, kung gusto nyong talagang multi-hit pa, yung ilalagay nyo is yung wing horn. So lang, baka medyo mahal na eh. Wing horn, ito pala. Tingnan natin yung presyo. Ayun. Medyo pasok pa naman sa budget kung talagang gusto nyong multi-hit. Ito mga kagacha. Oh. Ganun din. 70 yung damage. Kagaya nitong Hungry Bird, 70 yung damage. Mataas na rin yon. At least hindi 60. No? Kung damage dealer yung pag-uusapan mga kagacha. 70 pataas pero 80 yung talagang damage dealer. Pero ito 70. Deal 2 hits din to mga kagacha. So, ganun din. Magiging 102 yung damage niya. Meron lang isang Robin sa field. No? So, 102. So, mataas mga kagacha, no? Multi-hit. So, kung sa tail naman na multi-hit, ang alam kong multi-hit sa tail yung cloud. Cloud ata yun. Ito. So lang baka wala ng tindang Axie na lahat itong parts na to available. So, kailangan i-compromise. Halimbawa, alisin yung wing horn. Tingnan naman natin to halimbawa. Itong nasa tail niya, eh, no? Deal 2 hits din, mga kagacha. Ayan, so ganun din. 102 yung damage niya kapag may isang Robin. 70 kapag wala. So, any combination, mga kagacha. Basta at least, meron siya sigurong dalawang deal 2 hits. Tapos may Robin. All goods na yon. So, pwedeng Cloud, tsaka Wing Horn. Yun yung combination. Pwedeng Hungry Bird Cloud or Hungry Bird Wing Horn. Kung saan kayo makakamura. Ang mahalaga naman, pare-pareho naman kasi yan 70 damage. Tapos magiging 102 pag may Robin. So, any combination dun sa tatlo, hanapin nyo na lang sa marketplace. So, siguro magandang combination itong Hungry Bird at saka Cloud. Tapos sa horn niya is Kestrel para meron pang disarm. Okay, kung ayaw nyo naman ng Beast at saka Bird, gusto nyo backline nyo Reptile, ano yung late game Reptile na mataas yung damage? So, it's either Topaz yung ice niya, tapos yung tail niya, Tiny Dino. Ayan. So, ito yung presyo niya mga kagacha. Kailangan combination yung dalawa Topaz tsaka Tiny Dino. Yung pinakamura, $20. Tignan natin kung bakit. So, itong Topaz, deal 10 bonus damage for each of your banish cards. So, pag namatay na yung dalawang alay mo sa front at tsaka sa mid, syempre yung anim na cards nila,
magiging vanishable na yan. So, 6 na yan plus yung sa front pa 6 din. So, lalabas 12 yung banish mo. Pag nagamit mo na yung mga fallen cards or na-draw mo na at napunta na siya sa banish pile, automatic yung front at saka mid axie mo, yung 6 parts nila doon napunta na sa banish. So, meron ka ng automatic 12. Yan, may 12 ka na. So, yung magiging damage nito plus 25. No? So, 25 damage plus 120 kasi nga per banish 10 damage siya. So, ito yung damage ng card na to. Topaz, no? 145 damage yung kaya niyang i-generate. Lalo na kung yung ibang axie mo pa nag-generate ng mga banish card. So, maximum kasi ang kaya niyang i-damage is 175. Yan na yung cap niya. So, ang taas pa rin, no? 1 energy, 175 damage. Pero regardless, kung hindi banish alay yung mga kasama mo, hindi nagpo-produce ng mga banish cards, 145 yung kaya niyang gawing damage kapag nagamit mo na yung mga fallen cards ng mga alay mo. Ano ba yung mga axie na nagpo-produce ng mga banish? It's either yung back ng beast na may timber. Yan. Itong timber, mga kagacha, ayan o. Target any ally. Tapos, magkakashield yung ally mo. Every time na aatakin yung any ally mo to, ah, kahit atakin nyo nasa mid, nasa back, gagawa siya ng lumber shield. Tapos, yung lumber shield na yan, zero cost yan. At mababanish. So, dumadami yung banish kaagad kapag merong timber. Sa beast part to, or beast class, kung ayaw nyo naman yan, timber, pwede rin yung watering can. Ito. Ito kasi target any ally. Tapos yun din, kada every time na atakin yung ally mo, magpo-produce siya ng pure water. Parang kanina yung timber, no? Nagpo-produce din ng mga extra cards. So yung pure water, zero energy siya, heal 6, tapos nababanish. So pag marami kang pure water, halimbawa, tatlong beses kang inattack sa isang turn, meron kang tatlong pure water, meron kang tatlong banish agad. Yan. So, pwedeng yan yung kasama mo kung may topaz ka sa backline. At least may isa na watering can or yung timber para mas mabilis yung banish. Hindi mo nahihintayin mamatay muna yung dalawang alay bago tumas yung damage ng topaz. So, watering can. Pwede rin yung strawberry. Yan. Add 2 strawberry to your hand. 0 cost. Heal 60. Tapos magbabanish din. So, extra dalawang strawberry yan. Dalawang banish. Pwede rin sa isang axie magkasama yung strawberry sa horn, tapos sa back niya yung watering can. Ayan. So, merong 9, merong 15 na yung kasunod, no? So, may isang mura, tapos 15 na yung kasunod. Ito kasi mga ganitong axie, ayan. Ayan, no? Magpo-produce siya ng more banish dito. So, magandang support. Kahit isang axie lang naman yung may ganyan, tapos yung sa front mo, tank na. Pwedeng aqua, kung yun yung tank sa meta ngayon. Or yung beast na merong pangolin scale. So, ito, yung topaz. Ngayon naman, bakit magandang kakombo niya yung tiny dino? Ito yung nag-iisang card din na kaya niya mag-produce ng 120 damage sa isang energy lang. Basta i-retain mo lang siya ng 4 turns. Huwag mong gagamitin ng 4 turns. Pag na-draw mo na siya, huwag mong gamitin ng 4 turns para maging 120 yung damage niya. And every time na gamitin mo siya at napunta na sa discard pile, pag na-draw mo ulit, 120 na yung damage niya. Hindi mag-uumpisa ulit sa 60. So, lagi na siyang 120. Kung halimbawang nag-pass ka ng dalawang turn, so plus 15 yung damage, plus 30, magiging 90. Ginamit mo siya, 90 damage, napunta sa discard pile, na-draw mo ulit. Pag ginamit mo ulit siya, 90 yung damage niya. Kung saan mo siya ginamit, kung ano yung damage niya, yun yung damage niya tuwing madodraw mo siya. Unless mag-i-retain mo ulit siya ng 2 turns pa para umabot sa 120. So, maganda yung Tiny Dino. Siyempre, late game card ito. At nasa backline naman din yung Axie mo na may Topaz tsaka Tiny Dino. Ngayon, hanapan nyo na lang na magandang part sa ears, sa mouth. Ito, okay din to kasi meron siyang tri-spike. 75 damage yan. 3 hits yan. So, multi-hit. So, mataas. 75. Almost 80 na rin, no? All goods yung tri-spikes, tapos topaz, tapos tiny dino. Ito, situational yung tiny turtle kung nag-shield yung backline niya. Otherwise, wag yung tiny turtle. Kasi kung wala rin shield yung backline niya or
yung Axie na target mo, hindi siya may stun. Pero syempre, kung meron siya mga nakuwang fallen cards na may shield, di ba minsan ginagamit nila yung fallen cards na nag-generate ng shield. So, pwede mo silang ma-stun kapag naglagay sila ng shield. Okay na yung bahala maghanap ng mga ibang parts, pero yung combo niyan, Topaz, Tiny Dino, and pwede rin yung Tri-Spikes kasi 75 yung damage niya. Multi-hit pa. Kung Robin yung gagamitin mong sa mid ulit. So, ang taas ng damage niyan, mga ka-Gacha, no? Next, na high damage na Axie na kahit walang runes and charms, pwedeng-pwede sa late game, sa backline. Risky parts. Ayan, risky. So, kung bubuo kayo ng mga Axie at gusto nyo matataas yung damage per energy, kung sa aqua, risky fish. Kung sa bird, risky bird, lagay nyo. Ayan, 80 damage. Or kung sa beast, merong risky beast. So, pwedeng triple nut crack tapos risky beast yung back niya. So, ang tataas ng damage nun. Ano pa ba yung mga cards na nasa 80 yung damage? Etong Sirius, sa plant siya, 80 damage sa mouth. Kung mouth nyo, Sirius, 80 damage, pwede rin yung horn nyo, cactus. Ayan, so 85 damage, 80 damage din to mga ka-Gacha kasi 65 plus 15 kapag ginamit nyo initially. So, magiging 80 damage. Gagamitin nyo muna yung cactus and then yung Sirius. So, total 160 damage. Dalawang energy lang nagamit nyo, no? Kasi kung titignan yung ibang 2-cost card mga ka-Gacha, halimbawa yung Oranda, no, madalas nating nakikita. Kung titignan nyo, parang ang taas ng damage. Pero yung binayaran yung 2 energy, lumalabas 60 damage lang siya per energy spent. So, ang habo lang talaga dito is yung dispel. Pero kung wala kayong dapat i-dispel, huwag nyong gagamitin yung Oranda kasi 60 damage lang yan per energy spent. Masyadong mababa kung wala rin namang buff yung tatargetin nyo. So kung halimbawa triple aqua kayo, na-draw nyo yung Oranda tapos may dalawang risky fish na na-draw din, mas gamitin nyo yung dalawang risky fish. Kasi nga yung risky fish, 80 damage per energy. So kung 2 energy gagamitin nyo, 160. So, mas mataas yung damage nun, 160, compared sa isang Oranda na 120 yung damage. Ganon din sa mga ibang cards na 2 yung cost. Halimbawa, yung Garish Worm, ayan, 120 lang damage nyan, maglalagay lang din ng poison kung ilang attack yung ginawa mo sa turn na yon. So, hindi rin ganon kataas, pero 2 energy yung ginagamit, no? Okay, so ano pa mga high damage cards na maganda sa team kung gusto yung talagang fast game? So, sa bird nga, yung post fight. Ayan, 80 damage yan mga ka-Gacha, 1 energy, 80 damage. Sa tail part naman, Navaga, 80 damage, gamitin nyo lang initially. Yan, sa aqua to. Another part sa bird na 80 damage, yung swallow. Deal 15 more damage, gamitin nyo lang initially, magiging 80 yung damage nyan. And sa bug, ito 80 damage, deal 2 hits. So multi-hit din ito, maganda rin, 80 damage. Walang condition, walang if initial. So ito yung best tail sa ano, sa bug kung gusto nyong damage dealer. So yun lang mga ka-Gacha, sana nakatulong tong video na to kung ano yung mga high damage parts na mga Axie na maganda sa backline regardless kung may suot silang runes and charms. Syempre nga kapag dumating ni Axie Infinity Origin at wala pa tayong runes and charms, hindi pa natin nakukuha yung mga gusto nating epic runes, mystic runes, endless anger, magre-rely lang tayo sa mismong build ng Axie. So kailangan mataas yung damage kahit walang suot. So okay yung mga Axie na yun sa backline at saka support sa mid. Kaya habang mura pa yung mga Axie, kung nagpaplano na kayo mag-build ngayon, snipe nyo na yung mga Axie na merong ganung parts. Kasi kapag lahat na naghahanap na ng mga matataas na damage, dahil nga wala nang suot yung mga Axie nila na runes, baka manibago sila. Ba't ang hina na ng team ko? Dati nananalo ako palagi. Maninibago na walang suot na ano, no, mga runes. So talagang kung ano lang yung build ng Axie nyo, dun lang kayo magre-rely. So yun lang mga ka-Gacha, salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe for more Axie Infinity videos and other NFT games na lalaroin natin in the future. Kung nagustuhan nyo rin itong video na to, huwag kalimutan i-hit yung like button para makatulong sa channel. And enjoy your games and see you sa next video.